Ito, may papakita ko sa inyo. Tingnan nyo kung gaano tayo kagago, ha? Tingnan nyo. Panoorin nyo ito, ha? Dumugin ang West Philippine Sea. Oh. Yan ang mungkahi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at ilang opisyal sa mga mangingis ng Pilipino para makinabang sa mga islang nasa loob ng ating exclusive economic zone. Pero ayon sa grupong agham, para naman daw ibinala natin sa kanyon ang mga mangingis. Tingnan mo kung gaano kagago rin yung iba. Noong una, nagre-reklamo sila. Kawawa yung mga magsasaka natin. Hindi nakakapunta. Din ang ngingisda. Ay, magsasaka tuloy. Ang mga mangingisda natin, hindi nakakangisda dyan. Ngayon, sinabi ng itong gobyerno, pumunta kayo. Puproteksyonan kayo ng aming mga sundalo. Biglang sabi naman ito, para naman kaming ano. Sabi naman ito mga kaliwa na naman, sasabihin nila, para naman kaming pinasubo. Ganito ang kwento nila nung una. Ang kwento nila nung una, kawawa ang mangingisda natin, hindi nakakangisda. Kwento ng mga makakaliwa yan. Nung sinabi ng gobyerno, mangisda na kayo po, proteksyon nyo kayo ng gobyerno. Bakit nyo kami papasubo? Tingnan mo kung gaano kagago. Nung una, nagre-reklamo kayo, hindi kayo mangangisda. Ngayon, pinapupunta kayo ng gobyerno at puproteksyon na kayo ng gobyerno para mangisda. Sasabihin nyo, ano, susubo nyo kami? Ito ang mga gago rin eh, no? Isla natin sa harap ng naglalakihang barko roon ng China at Vietnam. Nakatutok si Chino Gaston. Daan-daang Chinese at Vietnamese na mga fishing vessel. Ulitin natin, ha. The Vietnamese and the Chinese are enjoying each other. Baka nagtitiktok pa sila dyan. Ibig sabihin, pareho silang nangingisda. Magkasama. Walang taga Vietnam. Mga Chinese. Hindi. Magkasama sila. Diba? BTV, maraming salamat sa suporta at magiging membro ng Banateros. Ang regular na namamataan sa West Philippine Sea. Gaya ng mga barkong yari sa bakal ng China na nakita sa Julian Felipe Reef noong Marso. Tapos? Bantay sarado ang mga ito ng kanilang Coast Guard. Tapos? Sabi ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, maganda kung magpupunta rin dito ang mga mangingisdang Pilipino. Ayan, ineengganyo na pumunta tayong mga mangingisdang Pilipino. Para mapakinabangan ang mga isdang nahuhuli sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ang dami nating mangingisda. Ang dami nating mga fishing vessels. So pag lumapamalaot yan, para kang nag-swarm, no? Pero sabi natin na they are there to fish lang. Pero sa akin, hindi ko lang nakikita yung diferensya doon. Pero baka naman nag-send ng signals na iba, no? But mas magandang ang tema ay po pumapalaot sila kahit na mag-swam sila doon. Ang importante, kailangan nilang mangisda para sa pagkain ng Pilipino. Sa datos ng BIFAR, 7% o higit 300,000 metric tons ng nahuhuling isda kada taon sa bansa ay nagmumula sa West Philippine Sea. Pwede pa itong madagdagan para sa food security ng bansa, lalo na ngayong pandemya. Dati nang nanawagan si National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at AFP Chief of Staff General Cirilito Sobihana sa mga mangingisda na huwag matakot pumalaot sa West Philippine Sea. Naroon na rin daw ang mga barko ng BIFAR, Philippine Coast Guard at Philippine Navy para tiyak. Ayan na, ang linaw. Nandun na rin daw yung mga magbabantay sa mga mangingisda natin. Di ba yan ang hiling ng mga kaliwa nun? Hindi, di ba? Yan yung nire-reklamo nila. Kawawa ang mga mangingisda. Kawawa ang mangingisda. Ngayon, sinolusyonan na ng gobyerno. Nandun ang Coast Guard. Nandun ang mga sundalo. Nandun ang BIFAR. Tapos biglang ngayon, ayaw nyo na. Tingnan mo kung hindi kayo gago rin, di ba? Ang kanilang kaligtasan. Pero, sandali lang. Sabi ng grupong agham, samahan ng mga marine science experts at nagsusulong ng mga karapatan ng mga mangingisda. Dapat daw munang matiyak ng gobyerno na ligtas nga. Kaya nga na andun eh, put! Andun nga eh! Si Pangulong Duterte na nga nagsabi, huwag kayong umalis dyan, andun na nga yung mga sundalo, tas kailangan pantiyakin? Ang mga Ito mga gago rin din, pasensya na pero talaga eh, sorry ha, pero
Dati nireklamo kayo, walang nangingisda doon. Ngayon pinapupunta kayo, reklamo pa rin. Pwede naman sira ulo ninyo. Pino. Kung tama man yung term na swarm, parang ang galing doon ay parang binabala niya sa kanyon yung mga... Ano ba gusto nyo mangyari? Hindi, anong gusto nyo mangyari? Sige. Nandun na yung mga sundalo, nandun na yung mga Coast Guard, nandun na yung mga... yung BPAR na yan, oh. Ano ba gusto ninyo mangyari? Oh, di ba sabi nyo yan ang hiling ninyo noon? Bantayan yung mga mangingisda. Nandyan sila. O ano, gusto nyo mangyari ngayon? O biglang reklamo pa rin kayo. Ipinasusubo naman kami ngayon. O na, reklamo kayo. Ayaw punta ngayon. Pinapupunta. Susubo naman kami. Ganyan ang mga kaliwang grupo. Pilipino, no, yung mga mangingisda. Kasi alam naman natin kung gaano kalaki at kahitik yung mga weapons at yung mga... Hindi ko alam kung ano, ito kasama ng mga kaliwa. Ah. Pero ang point ko, ganito yung mga makakaliwang grupo. Yung style nila nagre-reklamo. Ha? Yan o ang sinasabi natin. Yan ng mga Chinese. Hindi lang seguridad, dapat din daw pagtuunan ng pansin ang kakayahan at teknolohiya ng fishing industry sa bansa. Ay, problem! Ngayon na binibigyan kayo ng security. Yung sagot nila, hindi lang daw security, pati kakayanan ng mga mangingisda. Pati ba naman yun? Ano to? Gusto nyo mag-provide pa ang gobyerno ng sariling pangingisda? Eh mga kanya-kanya na huyan. Sa laot, nanliliit ang mga Pilipino sa China. Hindi lang sa laki at tibay ng mga barko, kundi pati na rin sa dami ng nahuhuling isda. Eh gusto nyo, wag na lang ho kayo mangisda. Gusto nyo, utusan na lang natin yung mga sundalo, mga Coast Guard. Sila na lang ang mangisda at ibigay na lang sa inyo. Gusto nyo, gano'n na lang. Anyway, lahat na may re-reklamo ninyo eh. Ha? Eh yan na, oh, sige, mangisda na kayo. Oh, trabaho nyo na yan, mangisda. Ah, hindi pa rin. Kailangan mag-provide ang gobyerno ng, ano, ng mga sarili naming mga kagamitan at ano. Eh pucha, Mr. President, utusan nyo na lang yung mga sundalo, mangisda, ibigay na lang sa mga mangingisda. Ah, wag na silang magtrabaho, sundalo na lang magtrabaho. Tapos ibigay na lang doon sa mga nangingisda, tsaka unahin niyo na ito. Hindi naman kontra BFAR sa panawagang ito. Yun nga lang, bilyong-bilyong halaga ng pondo ang kailangang ilaan dito ng gobyerno. Yung mga Chinese kasi may subsidy yan ng Chinese government. Mayaman yun eh. Grabe ang reklamo, no? Hindi ko talaga maintindihan, grabe. Ibig sabihin, gusto pa pala nila, pati yung mga bangka, pati yung mga ano, i-provide ng gobyerno, tulungan ng gobyerno. Ang daming problema ng buhay natin. Parang ganito eh, parang ganito yung nangyari. O, dati nagre-reklamo, o, sana bigyan na ng ruta ang mga jeepney. Kailangan bigyan na ng ruta ang mga public bus. O, sabi ng gobyerno, o sige, magbubukas na tayo mga ruta para sa mga jeep, para sa mga bus. Alam mo kung anong sagot ng mga makakaliwa? Naparehong-pareho ng style nito. Alam mo sagot nila, kailangan bigyan ng subsidy ang mga jeepney driver dahil nahihirapan sila. Ano ba talaga gusto ninyo? Eh kung gusto ninyo, wag na ho kayong magtrabaho, umupo na lang kayo sa bahay ninyo at tulungan na lang kayo ng gobyerno. Gobyerno na lang lahat ng sumagot sa inyo. Grabe. Kaya makikita naman natin yung mga barko nila, malalaki, di ba? Yung mga gamit nilang pangisda, talagang world class. Ang mga Pilipino mangingisda. Kasi may mga negosyanteng nagpupondo, may mga negosyo na nag... Inang yan. Nakakabuhi siya. Batay din sa ating panayam doon sa mga nakapunta sa field ay talagang walang nakukuha subsidy sa government. Sa gitna nito, hinikayat. Hi, Mr. President. Ito ho, pakeho, please, apakareklamador ho itong mga to. Bigyan nyo na ho ng boat. Bigyan nyo na rin siguro ng ano, ng tawag doon, yung magandang boat, yung ginamit namin. Bigyan nyo speedboat, bigyan nyo na rin ho ng mga kagamitan ito, mga mangingisda. Bigyan nyo na rin ho sila ng cellphone, bigyan nyo na rin ho sila ng mga telebisyon, bigyan nyo na rin ho ng lahat para matulog na lang sila sa bahay nila at yung mga sundalo na lang ho, mga Coast Guard na mangisda para sa kanila. Kahiyang-hiya naman ho tayo sa kanila eh. Ha? Grabe ah!
ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang mga Pilipino na gisingin si Pangulong Rodrigo Duterte. Shout out to President Duterte. Shout out. Hindi na ho, wala na ho. Iba na ho ang ginagamit nila ngayon, hindi na shout out. Ha? Hindi na ho shout out. Ano ba yun? MLSO na. Baguhin mo na yan. Luma na yung shout out. That China is not in possession of the West Philippine Sea. Hindi ba na nga, hindi na shout out, MLSO? Shout out loud. Shout out loud. So that President Duterte will wake up from his sleep under his kulambo and admit to the nation the truth. China is not in possession of the West Philippine Sea. Dagdag ni Carpio, 7% lang. China is not in possession of West Philippine Sea. Wait. Nang kabuang West Philippine Sea ang kontrolado ng China. Wala pang pahayag kaugnay nito ang palasyo. Pero para sa maritime law expert na si Professor Jay Batumbakal, nakakatuwang may pahayag na ng suporta ang gobyerno sa mga mangingisda. Long time incoming na yan. Kasi nga, yung mga mangingisda natin, nawawala ng mga fishing grounds, na itsapwera sila. Chino Gasto Nakatutok, 24 Oras. Eto ah. Anong sabi ni Carpio? Sabi ni Carpio, ha? Hindi daw sa ano sa China. Oh, pag daw ganyan gayan. Oh. Ah, iyan ang sinabi ni Carpio. Etong si Carpio, para hong ngayon lang nagising. Bakit to? Bakit ko nasabing ngayon lang nagising? Parang ngayon lang niya alam na naandun na yung mga Chinese. Parang ngayon lang na naandun ng Chinese. At hindi ho nangingialam ang Pilipinas at hindi ho walang ginagawa daw. Ngayon lang daw ho yan. Yan ang dating, kaya sinashout out daw niya si Pangulong Duterte. Okay. Para ho siyang tulog. Bakit ko nasabing tulog? Matagal na hong nandyan ang Chinese at ayaw galawin ang gobyerno ng Pilipinas. Paano ko napatunayan? Anong prueba, Boba? At bahay? Baka puro kasalita. Panoorin nyo ito, ha? Ito ho, may nagtanong kay Pinoy. At ano ang sagot niya? Kayo ang humusga. Sir, nagsimula na po yung balikatan exercises ng government at saka US ngayon. And there are some claims na that the balikatan exercises were moved earlier because of the standoff sa Scarborough. Balikatan, okay? May balikatan daw ang Amerika at Pilipinas. At pinatigil. Bakit kanyo? Kasi sabi, dahil ba meron na sa Scarborough mga Chinese-Chinese, kaya pinatigil yan? Oh, yan yung tanong. Antayin nyo sagot, ha? Arling kayo Mengi, salamat. Let me get back to you on that. I'll have to check, no? Pero yung all of this are scheduled way, way ahead. Mm-hmm. At saka parang napaka, yung walang pakinabang sa atin na sa panahon na dinide-escalate natin, maglalagay pa tayo ng potential na irereklamo nung kabila. Oh, bakit daw? Ha? Eto, hindi tayo maglalagay doon. Ano yun? Yung sinasabi, yung balikatan. Bakit? Para daw hindi ma-escalate. Kasi nga, dinide-escalate daw nila yung tension doon sa Scarborough. Sa madaling salita, sinadya nila na para hindi maging maingay o mainit ang China at Pilipinas, ipinatigil yung balikatan doon. Oh, bakit? Para daw hindi magkaroon ng initan pa. Ito ha, sinabi! Ng panic. Hindi ko ba nababahala or... Oh, para daw hindi mag-create ng panic. Ulitin natin yung part na yun. Oh. Na dinide-escalate natin, maglalagay pa tayo ng potential na irereklamo ng kabilang panic. Oh, di pala panic. Panig! Okay, ibig sabihin... Kaya natin hindi ilalagay yon para hindi daw magalit pa yung kabilang panig, which is yung China. Para wag nang magkaroon ng gulo. Oh, kanino ho nagsimula yan? Kay Duterte ba? Carpio, makinig ka. Panahon ni Pinoy, inalis niya na yan. Doon, sa Scarborough, inalis niya yung balikatan doon. Oh, anong sinasabi mo? Ay ano, pweba, yan na nga oh. Hindi ko ba nababahala or the government po ba ay handa naman po in case na ma-provoke po yung China dito nga sa balikatan exercise? Oh, dahil nga doon sa ano, tinatanong, hindi ko ba kayo nababahala na baka ma-provoke tong Chinese kasi magkakaroon ng balikatan exercise ang Amerika at Pilipinas? Antay nyo sagot!
the West Philippine Sea? Well, we have been ready to protect our sovereignty to the limits of our capabilities. Okay. But again, no. We are ready to protect our blah, blah, blah. Eh, alam mo naman, para sabihin lang na we are protecting the Philippines. Oh. But, may but. Ano ibig sabihin ng but? Yung I will appeal to all of you. Ano? What? I will appeal to all of you. O, oh, kayong mga mga hindot na mga animal daw, na mga media na nagpapainit ng issue na to. Ano sabi niya? I'm appealing. Yung paano ko ba tinate nung araw? Maski na boxing laban sa China, 1.3 billion sila, 95 million tayo. Tapos? So, maski piti ka ng ilong. No. So, ano ba pakinabang natin na pa-idrama natin tong palalain yung sitwasyon na nangyari para galitin ang bawat isa na humantong doon. Paalala ko rin sa inyo, sa saligang batas, we renounce war as an instrument of national policy. And I am bound to follow that. Oh, ang linaw, sinabi ni Pinoy, ayaw niyang kantiin ang China. Kaya ayaw niyang ituloy doon yung balikatan. So sa madaling salita, sa kanya unang nawala. At Carpio, nasa posisyong kanon. Nung ganyan, eh, bakit hindi ka nagdadaldal noon? Oh, bakit hindi ka nagdadaldal noon? Ha? At ngayon ka nagdadaldal? Bakit? Bakit? Kita mo na kung gaano kayo ka-plastic? Diba? Ang linaw na oh, ang linaw. Ang linaw na sinasabi ni Pinoy. Ang linaw na sinasabi niya, huwag nating kantiin yun. Kasi ganito, ano mapapala natin pag nag-PT ka ng ilong? O yung pa-example niya, ilang billion sila, tayo ilang million lang, ganyan-ganyan. Oh. Sino nagsabi niyan? Si Pinoy. Kanino nagsimula yan? Kay Pinoy. Oh, ayan ang prueba. Oh, tapos ngayon, ang babanatan nyo, si Duterte, gago pala kayo. Pasensya na, pero totoo. O, di ba? Bakit? Yan o ang katotohanan. O, ayan mismo. Si Pinoy, o. Tapos sasabihin nyo ngayon, kasalanan lahat ni Duterte? Eh, ayan nga si Pangulong Duterte, sinabi na, mangisda kayo dyan, huwag kayong umalis. O, eh, si Pinoy, ano sabi? Huwag na natin kantiin, huwag na natin tuloy yung balikatan exercise na yan. Ano nga sinabi ko naman, paano ko dinil yan? Huwag na natin kantiin kasi pag nagkapiti ka ng ilong yan, talong-talo tayo sa dami nila. Kanino una nang galing yung ganyang klase ng pananaw? Kay Pinoy, bakit ngayon yun lang sinisita si Pangulong Duterte? Anong tawag sa inyo? Plastic o rakan? Huwag nga kami, recorded yan eh. Nakala nyo sa amin, di marunong mag-research, mag-gogol? Ay, nako! Kaya nga, ito, mga kababayan, wag ko kayong maniniwala sa paandar na itong mga dilawang tayo na ito. Eh, ganyan ang tono nila nun eh. Tapos ngayon, iba na? Akit, naghahanap lang sila ng maisisisi kay Pangulong Duterte. Tapos may mga pautot pa sila na itong legacy na iiwan ni Pangulong Duterte, nakipagkaibigan siya sa China at pinabayaan ng West Philippines. Gago ba kayo? Ayan, noon pa yan, oh. Ano ba? Noon pa yan! Si Pangulong Duterte, alam niyo kung ano ginawa? Oh, ito. Ito, ha? Ang ginawa ni Pangulong Duterte na andyan ng China. Okay? Paano ngayon? Ito tayo. Inurong tayo ni Pinoy. Oh, inalis tayo ni Pinoy doon sa China. Anong gawin? Ganito ang gawin natin. Kaibiganin natin sila para makisali tayo doon. Oh. Sinong mautak ngayon? Si Pangulong Duterte, ang solusyon niya, kaibiganin natin ang China para sama-sama tayong mangisda doon. Oh. Diba, alinaw? Lala Naranjo, water break muna yung commercial. Oh. Diba, oh? Ang linaw ng ginawa ni Pangulong Duterte, maging kaibigan tayo, magtulungan tayo, nagtulungan tayo. Oh. 'Di ba? Ang ngayon, ang sasabihin ngayon ng mga dilawan at saka mga pawok, hindi, paalisin niyo diyan ang China. Gago ba kayo? Eh, kayo una kayo nga unang umalis diyan. Yung administrasyon niyo unang umalis diyan. Tapos ngayon sasabihin niyo, hindi, utusan mo ngayon si Duterte, paalisin yung China diyan. Kala ninyo, ha? Yung panahon ninyo, eh. Ikaw, Del Rosario, tsaka Carpio, ayan, nalinaw na sinasabi ni Pangulong Duterte. Ah,
Eh ngayon, mas okay. Ano, kaibigan natin sila, kaibigan natin ng Amerika. Tumutulong ang Amerika, tumutulong ang China sa atin. O, ano? Sino ngayon na mautak? Ah, si Carpio? Na hindi niya alam, ginawa ng pangulo niya yun noon? Si Del Rosario? O, na hindi alam na ginawa ng pangulo nila yan? O si Duterte? Na ano, kaibigan lahat? O lahat, may nakukuha tayong tulong? O, o. Yan para sa inyo, Carpio.